Hey everyone! Kamusta kayo? So this is the continuation of our trip to Gigantes Island. So andito pa rin kami ngayon sa Kabugao, Gigantes Island. Siyempre kasama ko dyan yung photographer ko, pero yung kumukuha sa amin ngayon ay yung kapatid ko, si Jason Tuwada. Shout out! At pupuntahan namin ngayon yung pinakamagandang spot dito sa Kabugao, Gigantes Island. Actually, ito yung mga dinadayo ng mga turista dito. Yung pinaka-view dito sa Kabugao, Gigantes Island. Ito yung pinipilahan ng karamihan. So tara, samahan niyo akong umakyat papunta doon sa pinaka-best view ng Kabugao, Gigantes Island. Bale, dito, pila-pila yung magpapapicture dito. First come, first serve sila. Nakita nyo, sobrang init dito. Pero kahit sobrang init, pag nakapunta ka na sa pinaka-tuktok niyan, sobrang ganda. Mamamangha ka sa view na makikita mo talaga. Kaya kahit sobrang init, hindi na namin talaga pinalagpas. Dahil minsan lang naman to, susulitin na talaga namin yung pagkuha ng mga pictures, videos. So, tingnan nyo naman guys. Sa view pa lang, sulit na kahit sobrang init yung panahon. Ito talaga yung mga pinipilahan dito, kaya kahit na mahaba yung pila, pipila pa din talaga kami. Nakita nyo guys, sobrang dami nang nakapending na para sa picture-picture, videos. Bali, merong nagkukuha ng pictures dyan kung gusto nyo magpa-picture sa kanila, yung mga tour guide. And then, pero pwede naman na, kayo na lang din. Napakainit, sobra, pero worth it naman pag andyan ka na sa tuktok. Bali, sinuli talaga namin yung pagkuha ng pictures at videos para sa aming vlogs or reels, you know. Ayan, tapos na kami mag-pictures, videos, kaya bababa na kami. Kasi sobrang dami pang nakapila. Bali, hindi ko na isama yung mga bata kasi ayaw nila umalis sa tubig. Enjoy na enjoy sila sa baba. Sayang nga hindi sila nakasama dito sa taas, pero ayaw nila kasi umalis dun sa baba. Nagsiswimming pa rin sila. Kaya konti lang talaga yung mga pictures ng mga bata kasi ayaw talaga nila magpa-pictures. More on swimming na talaga sila. Sobrang excited sila sa dagat. Bale, may nakabantay naman dun sa mga bata, yung kapitbahay namin. Yan, babalik na kami sa baba at after namin dito, papunta na kami sa may sandbar ng Gigantes Island. At sandbar yung pangalawang stop namin sa aming island hopping. Ayan, pupuntahan na namin yung mga bata at kukunin na namin sila kasi we're getting ready for our second stop sa sandbar in Gigantes Island. Tawag na sandbar kasi meron siyang
white sand na mahaba. Wala ako. Kanina. Hanggang as hanggang dyan na lang sa white sand. Walang tubig. Ayun. Ito na kami sa sandbar. Oh ma'am, pag-counted in. Mara, okay ka lang? So we're here at sandbar in Higantes Island. Kakain muna kami dahil gutom na yung mga bata at gutom na rin kami. So, dito yung second stop over namin. Ayan, welcome to Sandbar in Higantes Island. 500. 350. Medyo hindi pa marami ang tao dito kasi nandun pa sila sa Kabugao Island. Mabilis lang talaga kami umalis doon kasi marami pa talaga kaming pupuntahan na island. Pagdating namin dito, ito talaga yung nagpatakaw atensyon sa akin. Yung mga shells na sobrang mahal. Pero kahit sobrang mahal niyan, worth it yan kasi sobrang sasarap niyan guys. Sa mga hindi pa nakatikim niyan, you must try it. Kasi kahit mahal, sobrang sarap niyan. Lalo pag steam lang, kahit steam lang, sobrang sarap na niya. So, dito na kami sa May Kamalig area. Dito, kapag mag-order ka ng isang like scallops, pwede ka na mag-dine-in dito. Bali, kailangan mo mag-order kahit isang order lang like scallops para makagamit ka ng table nila. Bali, depende sa'yo kung ilan yung orderin mo. Like kami, nag-order lang kami ng dalawang order na scallops at hindi pa yung naubos, guys. Dahil may kanya-kanya naman kaming baon, ayan, pinagsalusaluhan na lang namin yung mga baon namin. Nag-share-share na lang kami dito. Bali, nagluto ako ng kalderetang manok. Bali, yan yung ulam namin, spicy adobo, merong yellow rice na malagkit, at yan yung niluto ko, kalderetang manok at pansit. At dahil hindi na kami nakapamili kasi sobrang busy na yung mga person, pero hindi pa rin naubos yung mga baon namin at ang sobra kinain namin habang nag-island hopping kami. So ayan, tapos na kaming kumain at ayan, parami na ng parami yung mga tao dito. At yung mga bata, pumunta na agad sa dagat para maligo dahil kanina pa silang ligong-ligo na ulit. So ayan, hinayaan muna namin na maligo yung mga bata kasi maya-maya aalis na din kami at pupunta na naman kami sa aming next stop. At ayan, paalis na kami at papunta na kami sa aming bangka at kami ay pupunta na sa aming next stop. Sayang lang kasi medyo na late kami. Dapat pala medyo agahan yung pagpunta dito para makita mo yung pinakamahabang sandbar. Kaya nga tinatawag siya na sandbar dito. Pero okay lang, at least nakapunta kami dito. And of course, nakakain na rin. So ayan, aalis na kami at pupunta na kami sa aming bangka. At pupuntahan na namin ang aming third and fourth stop. Bali, pupunta muna kami ngayon sa Antonia. And then susunod is ang Small Boracay in Higantes Island. Thank you.
So, we're finally here at Antonia in Higantes Island. So, nakita nyo, may mga Amerikano at Amerikana na papaalis na naman. And pagdating namin dito, marami na palang tao at sobrang ganda pala nung Antonia. At para talaga siyang Boracay Island kasi yung buhangin niya sobrang pino din at maputi din yung buhangin niya. So ayan, hindi na naman magkakanda o gaga yung mga bata. Gustong-gusto na naman agad lumusong sa dagat. Ayan, si Kuya at si Ate Lian, yung anak ng isang kasama namin. And bali, yung unang gagawin namin dito ay mag-picture taking dahil mamaya hindi mo na naman mahanap yung mga bata kasi nasa dagat na. Ayan, nakita niyo, sobrang ganda dito sa Antonia in Higantes Island. Sobrang puti ng buhangin dito, katulad din talaga sa Boracay Island. Sobrang ganda ng view at excited na kami syempre sa mga pictures at videos, you know. Pagdating namin dito, gusto namin mag-picture-picture muna at mag-videos. Kasi yung mga bata, inuunahan na namin dahil gusto na talaga agad lumusong na naman sa tubig. Napakabait ng mga tour guide namin kasi sila talaga ang gustong kumuha ng mga pictures, videos sa amin. Tinuturuan pa talaga nila kami kung paano at kung saan angle ang pwede. At tinuturuan talaga nila kami kung saan mag-picture-picture sa mga magagandang views o sa mga magagandang rock formation magpwesto. And then, nagtatawag na sila kasi magpipicture na muna, mag-group picture daw muna kami. So, mga bata, andun na sa tubig, kaya kailangan muna naming tawagin. Pahirapan talaga magtawag sa mga bata, basta nakalusong na sila sa tubig, ayaw na nila agad umalis. At ayan, nakapagpa-picture na kami, at eto lang talaga yung pinaka-picture ng mga bata dito. At dahil nakabihis na ako, papunta na ako doon sa may magandang view daw, sabi ng tour guide namin, doon sa may mga bato-bato kasi maganda daw yung mga rock formation doon at maganda yung view pag sa picture taking. Ayan, pagpasensyahan nyo na kung naka one piece ako. Dahil minsan lang naman to mangyari sa buong buhay ko. At dahil first time ko magsuot ng mga ganito, well, nahihiya pa talaga ako nung una. Alam nyo namang hindi ako nagsusuot ng ganyan, pero dahil maganda yung beach, deserve talaga na magsuot ng ganito. Dahil tapos na kami mag-swimming, picture taking at videos, papunta na kami uli sa aming bangka. At ngayon, papunta na kami sa aming pang-apat na stop, which is Small Boracay in Higantes Island. That was our fourth stop in our island hopping. So tara, let's go!
So ayan, papunta na kami sa Small Boracay in Negantes Island. Ayan, dahil nandito na tayo, papunta kami ngayon sa ulo ng gorilla daw. Natawag nila itong Small Boracay dahil para siyang boracay din, kaso maliit lang. Kasi yung sand niya sobrang white din at sobrang pino ng sand. White sand na white sand. So ayan, makikita nyo kung gaano ako kaloyal sa aking mahal na asawa. Kaya shout out, Mel Yosa! So, ito daw yung ulo ng gorilla, sabi nila. Kasi, para siyang ulo talaga ng gorilla. Parang yung mukha siya ng gorilla. So, yung ibang mga kasama namin na lalaki, tumatalon sila dyan sa taas. Cute din ang person dyan, kasi tinry ko lang kung gaano kaganda ang view pag andun ka sa taas. At ingat-ingat din ako dyan kasi medyo masakit yung mga bato-bato. At ang ganda rin ng tubig dito, kaya nag-swimming din kami saglit dito. Tingnan nyo guys, sobrang ganda ng mga rock formation dito papunta sa Tangke Lagoon. Perfect siya pang picture-picture, background picture, and videos. Kaya sinulit na namin guys. At ayan, andito na tayo sa Tangke Lagoon. At nakita nyo guys, sobrang dami na pala ng mga tao dito pagdating namin. At yung mga tao sa daan, kaya sila andyan kasi tinitingnan nila yung mga teenager na tumatalon mula sa taas ng bato papunta sa dagat pababa. So nakita nyo, sobrang ganda ng rock formation dito sa Tangke Lagoon. Ito pala yung aming 5th stop sa aming island hopping guys. At ayan, ang dami na palang tao dito at mas marami pa mamaya kasi meron pa doon natira sa Antonia at sa Sandbar at meron din sa may Small Boracay Island. Medyo marami talagang nagpunta dito ngayon kasi long weekend, walang pasok at summer na talaga. Ayan, sobrang ganda talaga dito sa Tangke Lagoon guys. Actually, dinadayo talaga ito ng mga tourist at saka mga artista dito. One time ago, nakita din nila dito si Catriona Gray. At kahit sobrang layo ng lugar na ito, kung may paraan talaga, pupunta ka talaga dito. Kasi sobrang ganda kapag andito ka na. Sobrang worth it niya talaga. Medyo malaboy lang yung kuha ko dito, kaya pasensya na. Dahil nakalagay yung cellphone ko sa plastic cover na waterproof. Kaya medyo malaboy yung pagkakuha niya. Nababasa na rin kasi at nadudumihan na din. Kahit pinupunasan ko, malabo pa rin talaga. Nagmo-moist na rin kasi siya. Ayan, dito sa Tangke Lagoon, hindi naman masyado malalim yung tubig. Hanggang dibdib ko lang talaga siya. Pero kahit hanggang dibdib ko siya, hindi ko pa rin yun kaya kung wala akong life jacket.
And ayan, marami ng tao at ayan sila mama, mga bata. Hindi naman kami nagtagal dito, bali nagpicture taking lang kami, taking videos at swimming lang saglit yung mga bata. Ayan, si Amara, enjoy na enjoy. Yung next stop pala namin is Pulo Pandan Island. Yun yung last stop namin sa aming island hopping. May pa rin talagang tao dito at marami pang papunta pa lang dito. Pero kami pa, alis na kami guys. At papunta na kami sa aming last stop na island. At andito na tayo sa aming last stop, which is Pulo Pandan Island. Umaba din kami saglit dito para mag-swimming saglit for the last time. And pati yung mga bata, nag-swimming saglit lang. Pero umuwi na rin kami agad. Dito na tayo sa port ng Bangkal, Carles. At ayan, pababa na kami ng bangka at gusto ko lang magpasalamat dahil thank you Lord kasi safe kaming nakapunta sa Gigantes Island and safe din kami nakauwi dito sa aming uuwian. Actually, very smooth lang talaga yung biyahe namin guys kasi hindi naman siya maalon. Kaya thankful talaga kami na safe talaga kami at inalagaan kami mabuti ng aming mga tour guide. At yung mga tour guide pala namin guys ay kakilala din ng aming kapitbahay. At sa nagtatanong pala kung magkano yung package na binayaran namin dito, bali 8,000 lang siya mahigit. 500 pesos siya per head sa mga adult. At si Matt at si Amara, 500 pesos na sila. And then yung mga bulilit na dalawa, I don't know kung may bayad sila yun. At 16 persons pala kaming lahat na mga adult. Yan, pababa na kami at papunta na kami sa port area at doon na namin hintayin yung mga motor na sinakyan namin kanina. Thank you so much guys sa pagsama at sa pagpanood sa aming trip to Gigantes Island. And if you want more videos, just click the bell button and subscribe. See ya!